na misa, pakilagay po sa silent mode ang inyong telepono. Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumainyo rin. Kasama natin ngayon si Bishop Milo Vergara, ang obispo ng Pasig at administrator ng Diocese of San Pablo, Vice President of the Catholic Bishops Conference of the Philippines. Bishop Milo, welcome to the National Shrine of Padre Pio. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dumadalanging sambayanan ay matapat mo nawang lingapit subaybayan upang makita namin ang dapat gampanan at para rito'y magkaroon kami ng kakayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama na Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Sa lipi ni Benjamin ay may isang mayamang lalaki na ang pangalay Sis. Siya ay anak ni Abiel at apo ni Zeror na anak ni Bekorat at apo naman ni Afia. Mayroon siyang anak na ang pangalay Saul na nasa kanyang kabataan. Ito ang pinakamakisig at pinakamatangkad sa buong Israel. Minsan, nawala ang mga asno ni Sis. Kaya inutusan niya si Saul na magsama ng isang katulong at hanapin ang mga asno. Hinalughog nila ang kaburulan ng Ephraim at ang lupain ng Salisa. Ngunit wala silang nakita isa man. Nagtuloy sila sa Saalim, ngunit wala rin. Nagtuloy sila sa Benjamin, wala rin silang makita. Nang dumating si Saul, sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Iyan ang lalaking sinasabi ko sa iyo na maghahari sa Israel. Pahiran mo siya ng langis at italagang hari ng Israel. Siya ang magtatanggol sa mga Israelita laban sa mga Filisteo. Naaawa na ako sa nakikita kong paghihirap ng aking bayan." Lumapit si Saul kay Samuel at nagtanong, "Saan po kaya makikita ang manghuhula?" Sumagot si Samuel, "Ako ang manghuhula. Sumama ka sa akin sa altar sa burol at magsasalo tayo sa pagkain. Sa umaga ka na lumakad pagkatapos kong sabihin sa iyo ang gusto mong malaman." Kinuha ni Samuel ang sisidla ng langis at binusa ng ulo ni Saul. Pagkatapos, hinagkan niya ito at sinabi, "Binusan kita ng langis ng Panginoon upang maging hari ng Israel. Pamamahalaan mo ang kanyang bayan at ililigtas laban sa lahat niyang kaaway." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kang hari o poon sa lakas mong bigay, siya'y nagagalak sa kanyang tagumpay. Binigyan mo siya ng lahat ng kanyang kailangan at ayong dininig kanyang kahilingan. Siya
na ang iyong taglay ay gintong korona. Iyong pinagpalat pinutungan siya, hiling niya'y buhay, at ang iyong pinagkaloob buhay na mahaba't walang pagtatapos. Pinakadakila mo ng iyong tulungan, naging bantog siya't makapangyarihan. Iyong pinagpala ng pagpapala mong walang katapusan, nagagalak siya sa iyong patnubay. O nagbigay mo lakas sa ilang magpapalala. Magsitayo po ang lahat. Sumain niyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, muling pumunta si Jesus sa baybayin ng lawa ng Galilea. Sinundan siya ng napakaraming tao at sila'y tinuruan niya. Nagpatuloy siya ng paglakad at nakita niya si Levi na anak ni Alfeo. Nakaupo sa paningilan ng buwis, sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumindig naman si Levi at sumunod. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay kumakain sa bahay ni Levi, nakisalo sa kanila ang maraming publikano
at mga makasalanang sumunod sa kanya. Nakita ito ng ilang iskribang kabilang sa pangkat ng mga Pariseo at tinanong nila ang kanyang mga alagad. Bakit siya sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan? Narinig ito ni Jesus at siya ay sumagot, "Hindi nangangailangan na manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal." Ang mabuting balita ng Panginoon. Tinuhuri ka namin, Panginoon Yesu Kristo. Manatili pong nakatayo, tayo ay mag-aantanda ng krus habang iginagawad ang pagbebendisyon ng aklat ng mabuting balita. Ang lahat po ay magsiupo. Ang lubhang kagalang-galang Gilbert Garcera, Arsobispo ng Lipa, Monsignor Ruben Dimakulangan, ang ating Bikaryo General, Monsignor Erickson Chu, isa sa mga sekretaryo sa Dicastery for Evangelization sa Roma, ang mga pari pong naririto, mga madre, mga namamanata sa Diyos, mga seminarista, mga kinatawan ng Katolikong paaralan ng Archdiocesis, mga leader laiko, mga lingkod laiko, mga minamahal na kapatid kay Kristo, maganda umaga po sa inyong lahat. Isang malaking karangalan sa akin na anyayahan ni Archb na dumalo sa banal na misa ngayon at magbahagi ng homilya. Tinanong ko sa kanya kung bakit ako ang kanyang inanyayahan. Sabi niya, "Kasi ikaw ay synod father na." Maikwento ko lang, nung ako po ay napiling maging kinatawa ng CBCP upang lumahok sa Synod ng Synodality sa Roma, si Archb ang una kong tinanong kung ano ang magiging expectation ko sa gaganaping Synodo sa Roma. Alam ko kasi na siya ay naging kinatawa ng CBCP nung 2015 Synod of Bishops on the Family. Simple lang ang sagot niya sa akin. Tugon niya, "Magiging Synod Father ka." Napaisip ako kasi kapag nagbabasa ako ng mga apostolic exhortation o mga pagninilay ng mga Santo Papa pagkatapos ng mga sinodong naganap na mga nakaraang taon, binabanggit parati ang mga salitang Synod Fathers. Itong sinodo natin ngayon ay katangi-tangi dahil hindi lang mga obispo ang nakilahok. Sa katunayan, 21% ay mga pari konsagradang namamanata sa Diyos at ilang laikong lalaki at babae pa. Kaya Archb, mabago nawa ang tawag hindi lang Synod Fathers, may Synod Mothers, Synod Brothers, Synod Sisters na rin. Hindi ho ba mas maganda? Dahil ito ang tunay na mukha ng simbahan, isang pamilya at komunidad. Kaya naman akmang-akma ang annual assembly na ito na nakaugnay sa mga kaganapan ng Synod on Synodality dahil nasasalamin
sa ating pagdiriwang ngayon ang mga nakilahok sa sinodo bukod sa mga pari ng archdiocese kasama ang 12 laikong kinatawa ng bawat parokya, mga katolikong paaralan at mga religious communities sa ating pagdiriwang ngayon. Maibahagi ko lang po na pagkatapos ng diocesan at national phase ng sinodo ay nagkaroon ng continental phase. Sa Asia, ang continental phase ay naganap sa Bangkok, Thailand, bago ito humantong sa first part na tinatawag na celebration phase na nilahokan namin ni Cardinal Joe Advincula at Bishop Ambo David sa Roma noong nakaraang Oktubre, itong nakaraang taon. Yung second part ay gaganapin sa darating na Oktubre ngayong taong ito. Ang instrumentum laboris o working paper ng sinodo na pinagnilayan sa continental phase ay pinamagatang Enlarge the Space of Your Tent. Halaw ito sa isang sipi mula sa matandang tipan mula kay Propeta Isaías. Ito po ay nasa chapter 54 verse 2 na nasa saad, palawakin ang iyong kulandong, agad iladlad ang mga tabing, pahabain ang mga lubid at patatagin ang mga tulos para pagkatlalawak kang pakanat pakaliwa. Sasakupin ng lahi mo ang mga bansa at pamayanan ang mga lungsod na giba. Marahil dahil sa temang ito ng continental phase, na-inspire si Archby na gamitin ito para mag-anyaya ng mga magbabahagi ng pagninilay tungkol dito sa para makatulong sa pagbibigay orientasyon at direksyon sa gagawin niyang ikalawang bisita pastoral na ang hangad ay malaman kung naisakatuparan ang hamon ni Pope Francis na isabuhay ang sinodality sa buhay Kristiyano sa ating mga parokya at komunidad. Ang tent sa Tagalog ay kulandong. Naalala ko tuloy ang pamagat ng mga Facebook gospel reflections ng isa kong pari. Tinawag niya itong pamalandong. Tinanong ko sa kanya kung bakit ito ang napili niyang pamagat. Sinabi niya sa akin na ito ay hiligaynon, ilonggo term. Ang kinauugatang salita ay landong, na ang kahulugan ay shelter or shade na maihalin tulad natin sa kulandong. At ang ibig sabihin pala ng pamalandong ay reflection through prayer. Bumalik tuloy sa isipan ko ang karanasan ng mga Israelita nung pinapastulan sila ni Moises. Nagpagawa siya ng isang kulandong kung saan nakasilong ang altar ng Panginoon, ang arko ng kasunduan o meeting tent, kung saan nakikipag-usap si Moises sa Diyos habang ito'y nilulukuban ng makapal na ulap. Si Moises ay nanalangin sa Diyos sa loob ng kulandong at ang mga Israelita na nasa labas ng kulandong ay taintim na nananalangin at nagtatanod habang nagaganap ang pakikipagtagpo ng Diyos kay Moises. Mga minamahal na kapatid, ang hamon sa atin
ay palawakin ang kulandong ng ating pagkapari, pagkapropeta at pagkahari. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng tatlong paraan. Una, ay paigtingin ang ating buhay panalangin. Ginawa nga ito ni Moises nung binigyan niya ng prioridad ang pagkonsulta sa Diyos sa loob ng kulandong. Maaring sa pagdadlad niya ng tabing ng kulandong ay lumantad ang kanyang buong pagkatao at kaluluwa sa Diyos. Sa pagladlad na ito, kanyang inilatag sa Diyos ang kanyang mga alalahanin, hinaing, galak at pasasalamat sa tulong at awa ng Diyos sa kanyang pamamastol sa bayang Israel. Sa buhay natin bilang mga lingkod ng Diyos, mahalaga ang buhay panalangin. Naalala ko tuloy ang bili ni Santa Teresa ng Calcutta sa kanyang mga madre. Dapat silang magdasal ng 2 oras kada araw bago maglingkod. Hindi niya hinahayaang maglingkod sa lansangan ang isang madreng hindi nakapagdasal bago sumabak sa misyon. Alam niyang sa panalangin huhugot ng lakas ang sinumang maglilingkod sa ubasan ng Panginoon. Ganun din tayo. Sa sobrang dami ng trabaho at hamon sa ating mga gawain sa pamilya, paaralan, parokya, at mumunting pamayanan, tanging huhugutan natin ng lakas ay buhay panalangin. Sa panalangin natin, makakaasa tayong gagabayan tayo ng Panginoon upang matupad ang misyong iniata sa atin. At anong ganda na tayo ngayon bilang isang bayan ng Diyos ay nagkakatipon sa ilalim ng isang kulandong upang ipagdiwang ang mataas na uri o pinakamataas na uri ng panalangin, ang banal na Eukaristiya. Ikalawa, ay pahabain ang lubid na aabutin ng pinaglilingkuran. Kasunod ng pagladlad ng tabing ng kulandong, ang pag-unat at pagbatak ng lubid sa bawat kanto nito. Marahil nasa isip ni Moises na di lang dapat siya ang nasa loob ng kulandong habang nakikipagtagpo sa Diyos. Siguro, hinangad din niya na yung mga Israelitang nasa labas na nakadistansya mula sa kanyang kinalalagyan ay dapat kasama niya. Mas mahaba ang lubid, mas malawak sana ang kulandong at maraming makakasilong dito. Ito ay naaakmang larawan na ninanais ni Pope Francis sa inang simbahan. Sinabi niya sa Evangelii Gaudium na no to exclusion, yes to inclusion. Wala dapat naiiwan, nauunahan, pinagtataguan sa simbahan. Lahat ay napaglilingkuran. Sa Ebanghelyo natin ngayon, pinili ni Jesus si Levi, isang maniningil ng buwis na maging alagad niya. Nakisalo siya sa mga publikano at makasalanan kahit binatiko siya ng ilang eskriba at pariseo. Hamon nga ni Jesus sa kanyang mga disipulo at pati na rin sa atin na ihatid ang mabuting balita sa mga bihag, bulag, sinisiil at dukha. Kaya nga
naranasan natin sa synodal consultations ang hinaing at pagnanasa ng mga napabayaang sektor ng lipunan, katulad ng mga persons with disabilities, LGBTQ+, nasaktan sa parokya at mga dukha sa laylayan, na sila'y abutin ng lubid natin sa pamamagitan ng pagtanggap at pagdalaw sa kanila. Sigurado ako na sa gitna ng dami ninyong responsibilidad, gumagawa pa rin kayo ng paraan na pahabain ang lubid ng inyong paglilingkod upang maipadama sa inyong pinaglilingkuran ng presensya at pag-ibig ng Diyos. Hindi ho ba iyan ang laging hamon sa atin pag matatapos na ang banal na misa, ang mahalin ng Diyos at paglingkuran ng bawat isa? Ang isasagot naman natin, salamat sa Diyos dahil ang maglingkod ay hindi lamang obligasyon, bagkos ay pribileyo na galing sa Diyos. Ikatlo, ay patatagin ang tulos ng katapatan sa misyon. Para tumayo ang kulandong, kailangan ibaon sa lupa ng matatag ang mga tulos na nakatali sa dulo ng lubid. Maihahambing ang mga pakong ibinaon sa mga kamay at paa ni Jesus sa mga tulos na ibinaon sa lupa para matatag na tumayo ang kulandong ng katapatan ng ating paglilingkod. Di ba maraming mga pagkakataon na dumadaan tayo sa mga pagsubok at pagsasakripisyo sa ating misyon? Ang mga tulos na binabaon sa atin bilang lingkod ni Kristo, bagamat tayo nasasaktan, ay nagiging daan para lalong maging tapat sa ating bukasyon bilang lingkod ng Diyos at sa simbahang pinaglilingkuran natin. Sa bawat pagbaon ng tulos at sakit na nararanasan, palagi nating alalahanin na ito'y pagpapatibay ng ating pag-ibig sa Panginoong Hesukristo na humirang sa atin. Ang katapatan natin sa misyon ay ating maisasabuhay kung maliwanag sa atin na una, ang Diyos ang nag-uutos. Ikalawa, ang utang na loob ay sa Diyos. Ikatlo, ang katapatan ay sa simbahan na ang Diyos ang nagtatag. Ang nagpapatatag ng tulos ng ating pagmimisyon ay ang ating pinagdiriwang na banal na misa na kung saan ay hinuhubog ng salita ng Diyos at pinalalakas ng katawan at dugo ni Kristo na ating pinagsasaluhan. Sa ikalawang pagbisita pastoral ni Archb, hindi lang niya titignan kung napaganda ng pari ang kanyang muog na simbahan o parish rectory na kanyang kulandong o dumami ang enrollee sa mga katolikong paaralan o ilan ang pumasok sa mga seminaryo at kumbento. Bagamat mahalaga ang mga ito, hindi ito ang pinaka-importanteng kulandong na dapat pagandahin o palakihin at patatagin. Pakatandaan po natin na ang kulandong na dapat palawakin ay ang ating pagkapari, pagkapropeta at pagkahari sa pamamagitan ng walang patumanggang buhay panalangin, pagpapahaba ng lubid na dapat abuting pinaglilingkuran, lalo na ang mga nasa laylayan at ang pagpapatibay ng ating katapatan sa misyon na ating pagsunod kay Jesus na nagsakripisyo sa krus para sa kaligtasan ng sanlibutan. Sa ating mga leader laiko na naririto ngayon, paalalang hamon ito sa inyo
na palawakin ang inyong kulandong sa pamilya, trabaho at pagsisilbi sa parokya. Pahabain ang kulandong sa kapwa laiko na naglilingkod at patatagin ang tulos ng pananampalataya na ang pinaglilingkuran ay walang iba kundi ang Diyos na nagmamahal sa atin. Amen. Magsitayo po ang lahat. Dumating si Kristo upang tawagin ang mga makasalanan at sila'y maligtas. Mulat sa tawag na ito, may kababaang loob. Ilapit natin ang ating mga panalangin sa Ama. Atin po itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating simbahan, naway makita bilang mapagpagaling na tahanan ng mga mahihina at mga makasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nasa pampublikong tungkulin, naway isakatuparan ng malinis at tapat ang kanilang mga gawain. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagtalaga ng kanilang sarili sa Diyos, naway ibuhos ang kanilang buhay sa Diyos at sa simbahan tulad ni Maria sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay sa pagdaralita, kalinisan at pagtalima. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga taong nabubuhay sa pagkakasala, naway tingnan nating lahat ng may habag at pangunawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway makaranas na mapanligtas na kapangyarihan ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, gabayan mo ang mga pag-iisip ng mga tinawag mo upang gumawa ng mga mahalagang pagpapasya sa kanilang buhay. Bigyan mo sila ng mapag-unawang puso, tamang pagpapasya at maalab na pagnanais na gawin ang anumang kalugod-lugod sa iyo. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Thank you.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ng iyong sambayanan ay iyong marapatin ngayong paunlakan. Pakundangan dito, mapasaamin nawa ang iyong kabanalan at ang masugid naming dalangin ay iyong pagbigyan sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, ikinalugod mong sa Kanya'y baguhing mabuti ang lahat at sa pamamagitan Niya'y aming tinatanggap ang iyong abot-abot na kaloob at paglingap. Kahit na Siya ay hindi na iba sa iyo, minabuti Niyang maging di rin na iba sa mga tao. Hamak Siyang tulad namin sa kamatayang totoo. Nung inihain Niya ang sarili ng kami makasundo mo. Kaya naman iyong idinangal siya at iyong tinampok upang sa lahat siya'y manguna. Ngayon ngay lahat ng mga nang sa kanya'y nakikiisa ay talagang magkakamit ng iyong buhay at ligaya. Kaya kaisa ng mga anghelig si awit ng papuri sa na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon iabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, nawa kanya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan.
Nabot niya ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, "Tanggapin lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Pagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kasama ni San Jose, ang kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng paralapapuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa tour na Jesus sa Panginoon at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa-isang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon laging sumayin niyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang Represo Kristo, ang kordero ng Diyos na nagaling sa makasalanan sa libutan. Mapalatayin na niyan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ako ang pagkain buhay na galing sa kalangitan. Ang sabi ng pong mahal, ito'y inyong pagsaluhan nang kayo'y muling mabuhay. Kung saan may pagmamahal, naroon. Ang isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hinihiling naming kami pagbigyan, pakundangan sa iyong dulot na pakikinabang. Ipagkaloob mong ikaw ay aming paglingkuran sa pamumuhay namin sa parang iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa mga patalastas. Magandang umaga po sa inyong lahat. Bahagi po ng paglulunsad ng bisita pastoral at launching ng libro ng ating lubhang kagalang-galang ngayong umaga. Wala pong misa ng alas 12 ng tanghali. Pagkatapos po ng misang ito, isusunod kaagad natin ang liturhiya ng pagpapagaling tuwing araw ng Sabado na may pagbabasbas ng banal na tubig para po sa kabatiran ng ating mga pilgrims. Ang sunod na po nating misa ay alas 12 ng hapon. Ito po ay healing mass din at healing liturgy na may pagbabasbas ng tubig. Susundan iyon ng misa ng alas 5 ng hapon. Para po sa ating mga delegates ng ating pastoral visit at ang synodal launching ng libro, pagkatapos po ng misa at healing liturgy, dito po sa main church ang ating launching hanggang bago magtanghalian at itutuloy natin ang programa sa Divine Mercy Sanctuary for Pilgrims hanggang mamayang hapon. Pagkatapos po ng healing ng liturhiya ng pagpapagaling o habang ginagana po ito, pananatilihin po ng mga pari na suot ang kanilang mga kasulya. At pagkatapos po ng healing na ito para po sa book launching, ay maaari na pong tanggalin ang suot ng mga pari para po mamaya pagkatapos po ng book launching ay ang photo op, ang mga pari po ay nakasutana. Maraming salamat po sa inyo.
Magsitayo po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihan, Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ngayon po'y ating aawitin ang awit kay Santo Padre Pio habang ipinapasok ang kanyang relikya. Ating gunitain ang buhay na banal ng sangparin kay Kristo, lubos na nagmahal. Tanda ni Jesus ay namala sa kanya ang stigmata. 50 taon niyang dinala. Di alintana ang sakit at paghirap, buhay inilaan sa pagkalinga sa kapwa. Siya'y nakilala sa kumpisal at pagmimisa, pagkat sa kanya ang pag-ibig ng Diyos ay nadama. O Padre Pio ng Pietrelcina, salamat sa mabuting halimbawa. Ang manalangin umasa at huwag mangamba, ang lagi mong paalala. Palakpakan natin si Padre Pio. Padre Pio ng Pietrelcina, turuan mo kami sa hirap at dusa, maging gabay sa aming pagsikap na gawing kaaya-aya ang buhay namin sa ating Diyos Ama. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang Panginoong Hesukristo na gumawa ng mabuting bagay at nagpagaling ng mga may sakit ay nag-utos sa kanyang mga alagad na alagaan ng mga may sakit at ipanalangin sila. Sa pagdiriwang nating ito, ating ipaubaya ang lahat ng ating karamdaman at kahilingan sa Panginoon upang mabigyan tayo ng lakas na tanggapin ang ating mga paghihirap at pinagdadaanan. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabayan namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin nilalapit ang aming mga kagipitan, sa iyo ibibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taintim, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos, Amang kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amin. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob kaming mga lingkod mong may sakit. Pagalingin mo kami sa aming mga karamdaman at ibalik sa kalusugan.
upang mabatid namin ang iyong kabutihan at kami magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa pamagitan ni Santo Padre Pio, pagalinginawa kayo ng Diyos sa inyong mga karamdaman, sa katawan, pag-iisip, diwa at kaluluwa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong rendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng mga kapangyarihan, Diyos, Ama, at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Padre Pio.